Hello mga chika, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang po sa ating bahay, i-subscribe mo na yan and hit notification bell para lagi kang updated sa ating mga new videos. Here's our hottest chika po para sa ating mga. But before we start, magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-Aldab Nation dyan. Okay, let's go to our chika for today. Pagchichikahan po natin ang ating main man, Bossa. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa ating Yayadab, Luis Mendoza? Ang kanyang mga nakakaliw na pagdadamash. Marami ang natutuwa kay Manggay dahil bukod sa maganda na ito ay nakakaliw din ang kanyang mga nakakagiliw na personalidad dahil mahilig siya magpasaya at mangaliw at magpatawa dahil sa kanyang mga funny videos na talaga namang patok na patok sa mga fans at nagbibigay din siya ng kasiyahan sa mga tao. Pero alam naman natin na bago pa man sumikat ang ating Menggay bilang isang artista, alam naman po natin na galing talaga si Menggay sa upper class ng ang kanyang pamilya. Talaga namang may masasabi itong pamilya na to. May masasabing pamilya ang kinalakihan ni Menggay. Sa madaling salita, isang mayamang pamilya ang mga magulang ni Menggay. Paano pa kaya ngayon na sikat na siya at kabi-kabila ang kanyang pag-i-endorso ng mga TV endorsement? Bago pa man naging sikat na artista si Menggay ay nakapag-aral si Menggay sa isang sikat at dekalidad na eskwelahan. At ito na nga ang mamahaling eskwelahan at sikat na De La Salle College of St. Benilde. Hindi katakatakang sa isang mamahaling kolehiyo nag-aral si Menggay. Dahil nga isa ang kanyang pamilya sa may sinasabi sa lipunan. Kaya naman kayang-kayang bayaran ang kanyang mga magulang ang kanyang napakamahal na matrikula. Ang mga magulang ni Menggay ay mga business mind or business woman at businessman. At ito ay nagmamay-ari ng mga gasoline station. Kaya naman masasabing mayaman talaga ang pamilya ni Main. Sikat na fast food chain. Alam naman po natin na hindi lang ito ini-endorso ng ating idolong si Menggay. Of course, isa siya sa mga nagmamay-ari ng McDonald's branches na ito sa Santa Clara, Bulacan. At alam naman po natin na hindi basta-basta ang pagpa-franchise ng isang McDonald's branch. Dahil umaabot po ito sa 30 to 50 million dollar or rather worth 30 to 50 million pesos. Bago ka makapag-franchise ng isang fast food chain na ito, ito ang gagastusin ng isang gusto mag-franchise. At isa nga sa mga YouTube channel ng Star New Asia ang nag-vlog at nagsabi na ang net worth ni Menggay nitong last September 20, 2017 ay halos umabot na sa 12 million dollar. Kung iko-compare mo ito sa peso ay tumatayang aabot na ito sa humigit kumulang 607 million pesos every year. Hanip po, diba? Nakakabilib.
At ayon pa nga po sa isang source ay a-awardan na po itong si Menggay ng Bureau of Internal Revenue o BIR bilang isang top regional individual taxpayer na nagpapatunay talaga na si Menggay ay isang responsableng mamamayan na nagbabayad ng sapat na buwis sa ating gobyerno. At malaking ambag itong buwis na ito na kanyang binabayaran sa ating bansa. Napakalaking tulong ito para sa ating gobyerno. Kaya naman kung ito total ang lahat-lahat ng income ni Menggay mula nang siya ay mag-artista, ay masasabing isa si Menggay sa pinakamayaman at pinakasikat na artista ng kanyang henerasyon. Ganyan nga po kayaman ang ating Menggay.